Magandang umaga po muli. And ako po again si Dr. Box Rivera, founder po ng Cervic. So, lahat po ba ay handa na? Ang topic po natin today ay on breast cancer, cervical cancer, and HPV awareness. These are numbers lamang at a glance based sa estimates for year 2020 from the Global Cancer Observatory or GLOBOCAN. Ang estimated total population ng Pilipinas ay 109 million. Ang estimated new cases of all cancer is about 153,000. And ang namatay from cancer is about 92,606. I was talking kanina to an old friend this morning who actually works for the Philippine Statistics Office, no? Ang sabi niya, "Doc, actually mali yan eh. Wala pong namatay sa cancer or heart attack or stroke this year, no? Lahat daw eh, ang ikinamatay eh, COVID." Actually, joke yun. So, tawa lang po. Anyway, shown to you on the screen is the number, no, ng kaso ng babae year 2020 all ages, no? From this data, no, makikita natin na breast cancer pa rin ranks number 1 na pinakamaraming incidence na cancer sa kababaihan. This is followed by cervical cancer, which ranks number 2 sa mga kababaihan. And kaya po itong dalawa ang napili ni Major Sahor na gawing topic po sa inyo today for women para sa tamang-tamang awareness. Of course, if we proceed, ang pangatlo ay colorectum, no? Or ito yung cancer sa large intestines and yung papunta sa puwet. Finally, ikaapat ang lung cancer at ovarian cancer sa ikalimang pwesto. I-compare lang natin ang breast and cervical cancer. Sa breast, ang estimated na number na bagong kaso is about 27,000 women annually. Na kung saan, estimated around 9,926 ang namamatay. Or maari nating sabihin about 27 na Filipina ang namamatay sa breast cancer araw-araw. Or about 1 sa bawat 3, no, ang namamatay sa breast cancer dito sa Pilipinas. Sa cervical cancer naman, about 7,900 ang estimated na annual cases, na kung saan mahigit 4,000 dito ang namamatay, or masasabi nating mga 11 ang namamatay sa sakit na cervical cancer sa Pilipinas araw-araw. Medyo mas killer ito kasi ito, 1 in every 2 women ang namamatay sa cervical cancer dito sa atin sa Pinas. So, ano ba ang breast at cervical cancer, no? Well, madali lang naman yan, no? Of course, ang breast cancer is cancer of the breast. Whereas, ang cervical cancer is cancer of the cervix. Ang tanong, ang breast, alam ko, alam ninyo kung nasaan. Pero ang cervix po ba, alam nyo kung nasaan makikita? Ang cervix po, mga mothers, ay nasa paanakan area, no? Ito po ay part ng matris or uterus, no? Ito ay ang pinakaibabang portion ng matris. Kung magpapasok po tayo ng speculum, no, sa puwerta or sa vagina, no? Kadalasan nangyayari ito tuwing magpa-pap smear, no? Yung pinakadulo, no, ito po yung cervix. Ikaw naman ay nasa harapan, no? Ito po ang iyong makikita. Ganito po ang makikita kung ikaw ang nagpa-pap smear, no? Yan po ang cervix, or sa Tagalog, kwelyo ng matris, or neck of the uterus.